Hello mga Koragon, welcome naman sa panagong vlog natin. So ngayon isi-share ko lang sa inyo yung kung paano maglagay ng carbon brush sa ating cut-off machine. Okay, so ito ang cut-off machine natin. So ang brand niya is Maxwell. Ang speed is 39 RPM. Tapos ang blade niya ay 355 mm, ang bigat niya ay 19.3 kilograms, so almost 20 kilos. So ngayon, so sa carbon brush pagpapalit natin, so kailangan siyempre ayusin muna natin yung makina. So ang carbon brush niya mga Koragon, so hali kayo, pakita ko sa inyo. So yan, so mga Koragon, ito ang carbon brush niyan. So pihitin lang natin, tapos may makikita tayong ayan. So tatanggalin natin yan. So ganun din sa kabila, then tanggalin natin yan. Yan, so ito na yun. Yan, ito na yun mga Koragon. So nakikita nyo naman mga Koragon, so kaya hindi na siya umaandar kasi basag na itong brush nya. Yan, so mapapansin natin na meron siyang groove dito, ano, so kabila yan, ito may groove din. Yan, okay, then yung spring natin ay hindi na maganda, magkanda, puro putol-putol na yung ano natin, yung spring natin. Yan, hindi na maganda siya, kailangan nating palitan talaga. So ito maganda pa naman, kaya lang parang nag-aano na siya, nagsusunog na. Ano? Okay, so tingnan natin. So may binili ako dito na carbon. Ito, may binili akong carbon brush. Kaya lang, so hindi siya magkasing model. So titingnan natin at kung ano ang pwede nating gawin, ano. So kita natin yung itsura niya. Tingnan natin kung susubo ito. So yan, medyo malaki na konti, ano. So gagawa natin ang paraan or kung pwede ba ito ilagay dito. So comment below kung ano ang pwede nating gawin na ibang technique para sumubo lang itong carbon brush dito, ano, kasi mukhang masyadong malaki. Yan, so masyadong malaki. So ang gagawin natin, kukunin natin yung size nito, tatabasan natin siya. Yan, ano, magtatabas tayo ng konti. Okay, so isa-sander ko na lang ito. Yan, ito nyo. Yan, kita nyo ba mga Koragon? So medyo maliit ng konti yung ating nabiling carbon brush, at saka yung brand niya ay magkaiba, at saka ito ay 2 over, so di natin alam kung kakasya pa rin ito. So medyo mahaba-haba ng konti yung itong dahon niya dito. So gawa natin ang paraan. Okay, sige, sander muna natin to. A few moments later. Alright, so ito na yung ano natin. Pinaliitan natin natin ng konti ito. Yan. So yan, magkasing size na yan. Yan. Yan, magkahaba na yan. Then ito, yan, magkasing lapad na siya. Kanina medyo nat lang ng konti. So ngayon, iti-testing natin to dito sa ano niya. Yan. Okay, so mukhang nagkasya naman. So, subukan natin i-baon. So, medyo sugal ito mga Koragon kasi alam nyo na,
pag mali yung ating procedure, yung pagbawas, pagtanggal ng bawas doon sa karbon niya, so maaaring sumunog ito ng armature natin, which is mas mahal yung armature. So mukhang lumalapat naman. So dito na sa kabila. So sana kasya din. So again, kung meron naman po kayong makukuha na the same model, ano, parehas nito, so yun na lang po ang bilhin natin. So ngayon po kasi is naglibot ako sa mga hardware dito sa amin. So walang mga ganito, siguro sa service center talaga nila, or di kaya baka sa isang Sanaga or sa medyo maraming ano, nagtitindang ganito, kakakuha tayo. Pero dito sa amin kasi medyo hindi ako nakakuha at wala daw silang ganung klase. So kasi ang makita naman kasi talaga is ano yan, sikat na at saka matagal na to. Kaya marami talaga sa mga hardware niyan. So ito medyo nahirapan lang tayo maghanap ng ano, ng ganitong brand, yung Maxwell. So yan, so subo naman siya. So ngayon, ang ano natin, ang i-test naman natin is yung ano muna, yung bala. So dapat bago natin 'to pandarin, so kailangan siguraduhin muna natin na lalapat muna siya. So pa. Ayan muna natin. Dapat paiikutin muna natin ito. Okay, so paikutin muna. So para mag ano siya, kumain siya ng konti muna sa ukha natin siya paandarin. Tapos testing natin kung umaanda. Okay, so testing natin. So sana hindi magdang problema yung ating makina, ano, at sayang ito. So again, sabi ko nga, sugal. So kung meron naman kayong makukuha na parehas na brand at parehas na sample, parehas na itsura, parehas na model, so bilhin na lang po tayo ng parehas. Ano po? Pero kung wala, pwede naman tayong mag-fabricate. So basta sublin lang natin ang sizing niya at saka yung tamang group niya. Ano po? Okay. So yun, testingin natin. Okay, so moment of truth, 1, 2, 3, go. Then, matapos namin i-testing, i-check natin ulit yung carbon kung
maganda yung kanyang ano, maganda yung kanyang kain, ano, o maganda yung kanyang group or inas, ano, okay? Okay, so ito yung ano niya. Ito yung kain niya. So so far so good. Okay naman. So tingnan natin yung loob. So medyo okay naman. Titingnan natin yung armature, ano. So kung wala siyang sugat, so ibig sabihin okay siya. Okay. Alright mga Koragon, so yan, dito na naman po magtatapos ang panibagong vlog natin. So sana po ay may natutunan kayong panibagong kaalaman. At huwag pong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment. At magbigay po kayo ng mga suggestion kung ano pa ang magandang gawin sa ganitong sitwasyon na ginagawa natin sa ngayon, nagpalit tayo ng carbon mask. Kung may mga great ideas kayo, so wag lamang pong kalimutang mag-comment. Bye-bye!